Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng pumalo muli sa mataas na bilang ang kaso ng COVID-19 sa bansa kung babaliwalain ng mga mamamayan ang minimum health standards sa tuwing lumalabas ng bahay. Ito ang babala ni Health Secretary Francisco Duque matapos dumami muli ang mga taong naglalabasa ng kanilang bahay nang ibinaba sa Alert Level 2 ang quarantine classification sa Metro Manila. Giit ng kalihim, hindi pa ganap na napuksa ang coronavirus at ang banta ng COVID-19 ay nananatili pa rin nakataas sa bansa. Isa sa ibinigay na halimbawa ni Duque ay ang kaso ng France na nakaranas ngayon ng fifth wave o ang muling pagtaas ng COVID cases sa kanilang mga mamamayan. Dagdag pa ni Duque, kahit pa may bakuna ay may mga ilang tao pa rin ang nahahawa ng COVID-19, kaya naman nakakatulong pa rin ang pagsusuot ng face mask at sundin ang pamantayan sa social distancing kapag nasa labas ng bahay. Magandang karagdagan sa puwersa ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakatalaga kay dating Manila Prosecutor Ray Bulay bago sumapit ang halalan sa susunod na taon. Ito ay matapos pirmahan ng palasyo ang nominasyon ni Bulay bilang bagong COMELEC Commissioner. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, si Bulay ay magsisilbing isa sa mga commissioner ng COMELEC hanggang February 2, 2027. Mataas ang kumpiyansa ng Malacanang kay Bulay para ipatupad ang isang malinis at tapat na eleksyon sa 2022 at susunod pang mga taon. Si Bulay ay nagtapos sa San Vera College of Law at naitalaga din bilang commissioner ng Presidential Commission on Good Government noong 2016 at naging konsehal ng Muntinlupa City. Masusing pinag-aaralan ng Malacanang ang planong gawing non-working holidays ang tatlong araw na itinalaga ng pamahalaan bilang National COVID-19 Vaccination Days simula November 29 hanggang December 1. Sa programang Bayanihan Bakunahan, target ng gobyerno na mabakunahan ng 15 million Filipinos sa gaganaping tatlong araw na vaccination day. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, magdedesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw kung idedeklara ang tatlong araw na non-working holiday. Anya, ang November 30 na Bonifacio Day ay isang regular holiday. Sa ngayon, nasa 30.5 million Filipinos na ang nakatanggap na ng dalawang dose ng bakuna laban sa COVID-19 o 27.6% ng kabuang 110 million population ng bansa. Sa tatlong araw na bakunahan, 5 million bawat araw ang nais mabakunahan sa vaccination hubs sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na malalayo at may matataas na kaso ng COVID infection. Aabot naman sa 33,000 vaccination teams na may 170,000 health workers ang ikakalat sa buong bansa para sa gaganaping Vaccination Day. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.